Ang pagiging isang guro ay hindi biro. It takes a lot of passion, compassion, patience, and love. Good morning, Ma'am Clisha. Good morning. Good morning. Wait for your turn. What's this? A window. A window. Good job. Very good. Lalo na for those who teach children with special needs. Gaya na lamang ni na teacher Ricky at teacher Christian na mas piniling manatili dito sa Pilipinas para turuan ang kanilang mga estudyante. Welcome po sa Philippine Institute for the Deaf where we teach the deaf kids to speak, to talk, and to lip read. So, Philippine Institute for the Deaf po is a small school lang. Composed po siya ng like 60 students. Good morning! So, here are my students. So, these learners are learners with autism spectrum disorder. So, it's a neurological disorder characterized by impairment in socialization, communication, and repetitive behavior. Ang kasama po natin ngayon si Teacher Ricky Bautista and Teacher Christian De Grano. Hi! Thank you! Toni, kami ang dapat magpasalamat. Lagi kong sinasabi to eh. Feeling ko yung mga teachers, hindi lang siya profession, it's a calling. Yes, it is. Ako, naramdaman ko na may calling talaga ako, Miss Toni. Mm-hmm. Kung ikukwento ko yung aking karanasan about sa pagiging teacher ko, actually hindi ko siya dinream na maging teacher. It's just that nung college ako, mahilig kasi ako talagang umatend ng mga volunteer works or jumoy ng mga volunteer work. Iniimbitahan namin yung mga bata sa iba't ibang institution. Tapos pupunta kami sa isang place. Nagka-camp kami for 10 days. Parang kami nagiging magulang ng mga bata in 10 days. Ayun sa'yo naman, Christian. Ako po talaga ay decided to choose education. So, no college? Yes. Ang major ko talaga, special education. And also, I finished already my masteral in special education as well. Wow. Opo. So, yun talaga yung puso ko kasi talaga para sa mga bata po talagang with special needs. Kasi napakahirap na magturo sa mga learners with disabilities. Talagang nandyan dapat yung love and passion at patience sa pagtuturo talaga sa kanila. Mayroong mga behavioral problems, so na-experience kong maduraan ng estudyante. So, hindi sila aware about those kind of behavior. Hindi nila alam ang right and wrong. Right or wrong. So, yun po ang goal namin mga teachers na maturo sa kanila yung tama ang ginagawa. For example, sa kapwa, sa school, manners, sa bahay, sa socialization nila with other children, pati dun sa mga magulang nila at kasamahan nila sa bahay and sa community. Sa Philippine Institute for the Deaf, mostly talaga estudyante namin deaf, pero naka-encounter din ako ng estudyante na may other case, tinatawag nating multiple handicap. Deaf na siya, tapos may ADHD pa siya. Mm. Yung hyperactive na behavior. So, yun yung pinaka-struggle ko that time. Very draining yung experience. Plus, yun nga. Nasaktan ka din? Yes. Minsan nakakagat. Yung estudyante kong yun, naduraan din ako. Parang kasi it's their behavior to manipulate na huwag ka nilang sundin or huwag silang sumunod sa'yo. Pero, you know, it takes really patience na, you know. Tsaka self-control. Yes. Out of love naman yung ginagawa talaga namin. Kaya we need to really train them. Nakakapagod. Is may time na mag-resign na ako. Or what I mean, nandun na ako sa moment na nag-resign ako. After siguro mga 2 or 3 years. Ang hirap ng desisyon na yun. Hmm. Before mag-teacher, nag-BPO kasi muna ako eh. But the day na magte-training na uli ako sa BPO, tumawag yung school director namin. Sabi niya sa akin, hindi ka ba babalik? Nag-pray pa ako na sana, Lord, bigyan mo ako ng sign. Ganun lagi yung moment ko na pag nawawalan ako ng motivation. Kasi kami teachers, tao lang din kami. Napapagod. Pero nafe-feel ko si God every time na gusto mo mag-give up? Yeah. Na ito right. Ang dapat mong gawin. Yes. This is what I called you to do. Mm-mm. Na-feel mo rin yun, Christian? Yes po. Kasi nga, sobrang hirap talaga na ikaw lahat na nag-a-absorb ng mga energy ng mga learners mo everyday. Yung paano mo sila tuturuan everyday, kung paano mo i-control yung mga unnecessary behavior nila inside the classroom. Tsaka minsan kasi pag nasisira yung routine nila, yan, nagtetend talaga sila mag-misbehave. Nagtatantrum sila. So minsan nga, nasisira yung damit namin, natatanggal yung botones ng mga damit talaga namin. Yes, pan-experience talaga namin siya. At napaka-rare lang talaga ng mga nagtitake up talaga ng special education. Dito sa Pilipinas. So nagkaroon po ako ng marami akong offers. Sa US, binigyan na po ako ng opportunity na makapagturo po sa US. Wow. And with that day,
nag-wave po ako ng opportunity na yun just to stay dito sa Pilipinas. So, sino pa yung magtuturo sa mga bata natin na with special ed kung ako mismo na SPED teacher aalis at magtuturo ng iba? Parang kung mag-give up ka sa mga sarili mong estudyante. Kaya, Ms. Toni, niniwala ko dun sa old saying na many are called, but few are chosen. Maraming teachers sa Pilipinas na tinawag sa profesyon, pero katulad natin, katulad namin, few lang yung mga chosen one nang tumanggap ng challenge na yun. Kami, yung Philippine Institute for the Deaf, 20 teachers lang talagang kami doon. Sabihin po sa Tagaytay, shasham po kami, kulang pa po kami. Sham? Shasham lang po kami, SPED teacher po talaga. And then, iba-iba po kami, nakabay disability po kasi kami. So ako po, I'm teaching learners with autism spectrum disorder. So yung mga with autism, mga behavioral problem, social communication difficulty, tsaka repetitive behavior. So as of now, I'm handling 18 learners. 18 isang teacher? 18, may assistant ka? Yun pa, wala pa po kaming assistant. So naghahanap po kami ng SPED teacher pa rin kasi nga po ay napaka-rare lang talaga ng mga nagtitake talaga ng special ed. Napakahirap po kasi. Kasi po yung isang estudyante, ang katumbas po nun 10. Ang very important is yung happy ako at the end of the day. Na pagod ka, pero ramdam yung fulfillment after nung isang araw na ginawa mo yung work mo for the kids. Anong fulfilling? Yun nga, parehas tayo, sir. Yun din yung naramdaman ko. Sabi nga, fulfilling na yung mga bata namin, makaupo man lang ng 1 minute, 5 minutes, or mapataas pa. Parang sa amin, malaking accomplishment na yun. So, katuwaan na yun sa inyo. Exactly. Mapaupo man sila, makapagsulat man lang ng, makapag-trace ng konting letters, makapag-count ng numbers. At katuwaan na rin siya ng mga magulang nila. Ay, ang anak ko nakakaupo na ng matagal. Kaya niya na magstay ng 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. So sa akin, fulfilling din na nakapagpag-graduate na po ako ng elementary, nakapagpag-graduate na ako ng secondary, tapos meron na pong senior high school, tapos nagtitake na po ng college ngayon sa pamamagitan ng special education program na meron po tayo. Naiiyak kayo pag gumagraduate sila? Opo, sobrang fulfilling po yun sa aming mga teachers na... Pag nakikita mong gumagraduate yung mga special kids mo? Kids po, talaga. Nung makapunta rin po sila, yung mapasok natin sila sa inclusive education, kasama ng classmate, yung kasama nila nag-aaral. Ang sarap din sa feeling. Ang sarap sa feeling na kaya na nila yung from special education classes na one-on-one lang kayo dati. So ngayon, marami na siya nakakasama. Mm-hmm. So yung mga learners din, nagiging aware sila na kahit sila with special needs, kayang hindi nila makapagsabayan sa amin mga... Ganun din po. Sa Philippine Institute for the Deaf kasi, mostly talagang estudyante namin is deaf. Pag sinabing deaf, sign language, di ba? Pero ang sa amin, we teach the deaf kids to speak, to talk, or to lip read. So nagsasalita sila. Ang tawag sa amin, speech correction teacher. Pero kami, more of oral methods. Ini-encourage silang makapagsalita. Well, yes. Kaya. They can. Kagaya din ng sinabi ni Sir, nakapag-graduate na kami ngayon ng mga estudyante na deaf. Yes, they are talking. Kasi yun yung pinaka-mission and vision ng school. Ang mission namin, makapagsalita sila. And we vision na sooner or later, nasa regular school din sila. Wow. They can go to the college or university na gusto nilang mapuntahan. Hmm. Same thing, nakapag-graduate na rin kami ng mga estudyante na licensed librarian na, chef. Wow. So maraming success story na kagaya na nakakaiyak as a teacher. Super. Kaya nga po, we are knocking pa rin sa mga other therapies na pwede makatulong sa aming mga special education teachers. Katulad ng occupational therapies, speech therapies na makakatulong at malaki ang contribution para dun sa development ng mga learners with disabilities. Pero kayong memorable student? Si Raj. Tapos si Jensen po, yung latest po namin, graduate po ng senior high school with flying colors din po siya, with honors po siya. With honors? Yes, with so honors. So it's possible? Po. Yes, possible talaga. Wow. Kaya po, nakaka-proud bilang nanggaling sa'yo na ganun na yung narating nila. Yung nakaka-graduate na ng college, si Jasmine Concepcion. Yun, di mo kalimutan. Yes, kasi meron kaming school culminating program na nung nag-start siya sa school, nung pumunta siya, nabully siya sa public school sa regular school. So kaya siya napunta dun sa school namin. Tapos bumaba yung confidence niya. So from there, nung naging advisor niya ako ng grade 6, dun siya nag-start na mag-gain uli yung confidence. Plus, yun nga, naging star siya ng
recital namin. Now, for example, Little Mermaid, may sarili kaming adaptation. Mm-hmm. Doon, they can sing. Can you imagine deaf kids can sing, can dance? Meron kaming ginagamit na Northampton chart, ang tawag natin. Nakagroup yung mga letters. Sa atin, alphabet, di ba? We say A, B, C, D. Sa kanila, nag-start kami sa sound. For example, letter M. Hindi namin sinasabing you say M. Kinukuha namin yung kamay, tapos pinaparamdam namin yung sound ng letter. Paano pinuproduce yung sound ng letter M? Parang hmm. So, ini-imitate niya para makuha nila yung vibration. Yes, tapos, yes, tama. Tapos, tawag natin dyan, the DOMA method. We let them feel yung vibration. Tapos, nakukopya nila? Yes. Kukuha yung kamay niya. Ganun din. Tapos, kukuha niya din yung kamay ko. Tapos, sabi ko, that's good, that's right. Tapos nakakapag-produce sila ng yes, tama. Yes. Wow. Tapos ididikita na namin yan ng pure vowels, yung A, E, I, O, U natin. Sabihin ko, ma, kung letter M yung sound ko for today, that's my target, papakitaan ko siya ng picture ni mother. Sabihin ko, mother, tapos i-imitate niya. It's okay na yung the rest of the sound hindi makuha, basta marinig mo sa kanya yung letter M for today. Very good na siya nun. Hanggang maging phrase, sasabihin ko, my mother. So gagayahin niya, my mother. Hanggang sa maging sentence, she's my mother. So gagayahin niya, she's my mother. Hanggang magka-question and answer kami, papakita ko yung picture, who is she? Tapos doon na siya makasagot in sentence. She is my mother. She's my mother. What will you use to put the light on the kitchen? Use the light bulb. So, ay, di nakaka-proud pag gumano na sila. Yes, yun yung pinaka-proud moment namin. Na like Jasmine, nung nasimula na siyang magsalita in full sentence. Alam mo ba lahat tayo is may capable na mag-lip read? Kahit ikaw, Miss Toni, kahit malayo ka, for example. Thank you. Yes, see? So every one of us can really lip read. So kahit sila, that's, yun yung chance nila na matutunan nila mag-lip read sa atin. Pag sa deaf kasi talagang binubusisi nila yung mga bibig natin eh. Tinitignan nilang maigi yung mga letters. Ilang taon usually yung mga tinuturuan nyo na ganyan? Pag na-detect na deaf sila, yung ating mga bata, simulan natin sa 2 years old. Kung makipapansin nyo rin po, ang mga deaf kids ay merong hearing aid. Yes. Like, pag mga naka-hearing aid sila, ang naririnig nila digital sound na eh. For example, Toni. Ganda nang naririnig nila. So they have to master yung sound na yon plus lip reading skills. So they will learn it kahit hindi sila nakatingin. No. Na-master nila yung sound na yon. What's the hardest part sa profession nyo? Siguro yung pagtuturo mismo. Plus yung paggawa ng visual aids. Mamotivate yung community at awareness in advocacy. Nung para maging aware yung community na pagka nagwala yung batang yan, anong gagawin ng mga tao? Aalis, iwasan. Sa halip na iwasan natin sila, bakit di natin tulungan? Napakahirap yun sa mga magulang, sa mga teachers na hindi nila kaya intindihin yung mga learners with disabilities natin. So parang through advocacy campaign at awareness na community sa buong mundo, nung pakita natin na may kakayanan sila at kaya nilang makipagsabayan din sa iba. May instance na ba kayo na umiyak sa inyo yung parents ng estudyante nyo? Maraming beses na. Siguro, sa part sa akin is tears of joy. Because dahil nga sa improvement ng mga bata, maraming umiiyak na parents. Yes, na very happy sila. May isang beses na ba na nag-thank you sa inyo yung estudyante nyo? Maraming beses na. Yeah, right. So parang as a teacher, tapos marinig mo yung estudyante mo with special needs, sabihin, thank you, teacher. Yeah. Parang nakakaiyak yun. Minsan kapag may mga event like Christmas, Teacher's Day, yung mga sulat nila na ina-express nila yung they're very grateful of what we did. Eh, di nakakaiyak. Super. Oo, yung mga love letters na yun, di ba? Yun yung nakaka-add sa mag-push pa kami. Every time na merong letter, kinikip ko talaga din siya. Puro thank you that you were able to help us. Ako, very thankful din ako sa mga parent. Kasi the home and the school partnership is very, very important. Yes. Very, kita namin sa improvement ng bata kapag ang isang parent is nag-guide ng maayos yung mga bata. Iba yung development yes, ng bata. Yes, exactly. Yes. Kapag present yung parent, yeah. Di ba kayo ang mga teachers in the classroom? Kayo ang nagbibigay ng lesson. Pero kung kayo naman ang tatanungin ko, ano ang isang bagay na naturo sa inyo ng mga estudyante nyo? Yun siguro, yung pagmamahal, yung love and compassion. Wherever your heart is, there you find your treasure. I find them my treasure. So yun yung naituro nila sa akin, yung patience, compassion, yung love. Pag gusto lang natin, walang mangyayari. Pero pagka nagpursige tayo para maabot ito, marami tayong masututunan at marami tayong maaabot lalo. Katulad ng mga LWDs natin. Na kaya rin nila katulad ng iba.
Anong mga gusto niyong malaman ng mga tao about your students na LW? Na they can achieve their dream. Na kaya din nila. Kung ikaw, kayo, tayo, sama-sama tayo, yakapin natin ang mga batang with disabilities. Kasi yung recognition na nare-receive ko ngayon from other people, parang recognition ng mga bata ko to eh. So ako po, maraming opportunities nag-open sa akin dahil sa kanila. Ngayon po, recently nga po, I was hailed as Dangal ng Bayan 2022 po ng Civil Service Commission wow. po. Kaya parang sa akin, hindi to award eh, award to ng mga mag-aaral ko. Kung wala sila, wala rin po yung mga awards na na-receive ko. Wow. So they deserve it. So para sa kanila, hindi para sa akin. Parang yun ang nahanap natin sa kanila, no, sa ating mga teachers. Parang kapag when you find your purpose, then happiness will follow you because what fulfills you is what makes you happy. Diba? Yes, thank you. Naging challenging man sa kanya ang napili niyang larangan, si Teacher Christian ay 14 years and counting ng guro para sa mga learners with disabilities. Siya ay pinarangalan bilang most outstanding SPED teacher noong 2018 hanggang 2020. At kamakailan lang ay tinanggap muli ang Most Outstanding SPED Teacher in the Province of Cavite and Region 4 Civil Service Commission Award bilang Dangal ng Bayan 2022 Outstanding Public Officials and Employees. Patuloy na nagsisilbing inspirasyon at gabay si Teacher Ricky sa kanyang mga estudyante. Ngayon ay 15 taon na siyang nagtuturo at noong 2006, pinarangalan siyang Shepherd of the Year at naging Teacher of the Year noong 2014, 2016, at 2017. He was also awarded as Outstanding Teacher and Trainer in 2018 at ngayon, isa rin siyang Guidance Counselor sa Philippine Institute for the Deaf.